Kumusta ka berkadaan? Nagbabalik na naman tayo sa isa na namang Minecraft video. Ano itong Minecraft video ito mga kabarkada ay tungkol na naman sa Kadacraft mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman, ang sarap na sinag ng araw. Kahit wala akong nakikita ang araw. Ba't nawawala yung araw pero nakikita mo yung sinag niya mga kabarkada? At kung nakikita nyo naman po, andito tayo sa base natin mga kabarkada. At yung ginawa natin ng previous episode, gumawa tayo nitong pumpkin farm mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, at napakarami ko na produce dito na pumpkin mga kabarkada. Actually, kaka-trade ko lang, tingnan nyo, meron na kaagad 1 stack and 22 dyan. Syempre magkakaroon kaagad ng laman yan mamaya, mga kalahati ng chest na yan, mga puno na yan. At syempre mga kabarkada, lahat ng mga pinan-trade ko dun sa pumpkin ay naging quartz. Kung nakikita nyo naman po, napakadami na nating quartz mga kabarkada. Very basic na lang po makakuha ng quartz ngayon dahil sa pumpkin farm natin. At syempre habang nagpa-farm tayo ng pumpkin mga kabarkada, gumagana din to sugarcane farm at napupuno to. Actually napuno to, nag-overflow siya mga kabarkada. Kaya maganda yung pumpkin farm at sugarcane farm natin mga kabarkada pagdating sa emerald trading. At isa sa mga kailangan natin gawin mga kabarkada ay gagawa tayo ng sheep farm. Kasi kung hindi nyo pa alam mga kabarkada, may papakita ko sa inyong clip. Ito po ang clip na to mga kabarkada, ay tungkol po siya sa ancient debris. Ay wait, ansa server ba kayo? Ay B, wait, tama B. Teka, tingnan mo. Ay, sorry. Oopsie. Uy. Oopsie. Bakit na ganyan? Uy, mali. Alin yun? Mukhang may mali akong nakuha. At kung nakita nyo nga po dun sa clip na yun mga kabarkada, ay nagmamining po ako sa nether at nakakuha ko ng 5 ancient debris mga kabarkada. Pwede na ako gumawa ng netherite pickaxe. Isa sa mga kailangan ko talaga mga kabarkada ay maraming pickaxe. So feeling ko kailangan natin gumawa mga kabarkada ng ano tawag dito? Ng toolsmith. Kasi yung toolsmith mga kabarkada, nagbibigay siya ng diamond tools. Ng emerald lang ang kapalit. So uuwi tayo ngayon ng 2 iron dito. Tapos kailangan natin ng kahoy. Kasi gagawa tayo mga kabarkada ng, ano tawag doon? Smithing table ba yun? Smithing table? Tama ba? Ayun o, smithing table. Actually, susunugin pa pala natin to, no? Hindi mo pala natin kailangan ng smithing table. Alam ko hindi to gumagana sa furnace. Hindi siya gumagana. Ay, gumagana, pero mabagal. Ang kalam ko kasi, kailangan natin blast furnace, eh, di ba? Pero okay na rin siguro to. Gumagana naman siya, so wala nang problema. Okay, last one na lang. Bilis, let's go. Last one. Kailangan ko ng gold. Asan yung ender chest ko? Ito. Ay, may gold ako dito, di ba? Ready na ako, okay. So, pwede na tayong gumawa ng netherite ingot. Ayan na, let's go. Tapos, pwede na natin siya i-combine sa ating pickaxe sa si Emeraldinator at meron na tayong netherite pickaxe. Dapat may achievement to, eh. Ba't walang achievement? Napakadaya naman, walang achievement. Tingnan nyo, meron na tayo netherite pickaxe, ang pinakaunang netherite tool natin dito sa kada craft season to mga kabarkada. Very nice, very easy, very basic mga kabarkada. At syempre, isa sa mga kailangan nga natin mga kabarkada ay sheep farm. So gagawa ako ng sheep farm malapit dito sa may pinakauna nating building mga kabarkada, para malapit na lang tayo makakuha ng wool mga kabarkada. Kasi kailangan natin ng wool, maraming wool, para makapag-mining tayo sa nether mga kabarkada. Kasi ang objective ko this season, isa sa mga objective ko mga kabarkada, ay magkaroon ng netherite beacon. Diba? Napakalupit nun mga kabarkada. Netherite beacon, hindi ko pa nagagawa yun. Diamond pa lang ang pinaka malaking nagawa ko. Wala pa ako netherite. Nung last season, season 2, hindi ko nagawa yun. Gagawin natin siya ngayon. So gagawa ko dito mga kabarkada ng parang layout lang, para alam ko kung saan ko ilalagay yung sheep farm natin. Actually, itong sheep farm na to mga kabarkada ay mahaba siya. Kasi hindi ko sila pwede pagkashayin ng dalawang side. Hindi ko pwede pagkashayin yung dalawa. So isang side lang tayo. So kailangan natin ng isang mahabang 16 na row. So kailangan ko siguro ng at least 40 blocks na haba. Okay na siguro yung 40 blocks na haba. Ganit, napakalayo nun. Oh my goodness. So siguro ile-layout ko muna mga kabarkada kung paano natin siya gagawin. Kasi isa sa mga gagamitin natin ay concrete, hindi pala ano, quartz. Yung quartz pan design pero concrete yung gagamitin natin. Meron pa ba ako? Ay, naubos ko na ata yung concrete. Oo, nagamit ko sa Casa DM Cas. Nako po, magma-mining na naman ako ng mga kung ano-ano, mga buhangin, gravel. So babalikan lang ako mga kabarkada kapag na-layout ko na siya. Let's go!
kailangan natin hanapin ang portal ni Master Zerk dahil may bibigay sa atin si Master Zerk doon, nasa labas daw ng portal niya. Alam ko dito banda yung portal ni Master Zerk eh, pero parang wala nang may portal dito. Asa yung portal ni asa yung portal ni Master Zerk? Ang ganda talaga ng pagkakagawa nito. Ang lupit. Ay, ano yun? Bakit may, oh my goodness. May piglin sa taas. Asan yung chest ni Master Zerk? Ano to? Ano nakalagay dito? Zerk's base. Ang lupit na pagkakagawa ng ano, portal ni Master Zerk. Asan yung chest niya dito? May chest daw siya dito. Ay, may chest dito. Ito. Ano to? Meron siyang quartz. Ito, kunin ko na dito lahat. Oh. Meron tayong 3 stacks ng quartz. Abay, malupit. At meron siyang 6 na ancient debris. Hindi ko kukunin yan. Joke lang. Meron siyang diamonds dito. At kung nakikita nyo naman mga kabarkada, very nice. Hindi ko na sinabi mga kabarkada na mag-subscribe kayo dahil bibigyan ko kayo ng timelapse. Dahil bibigyan ko talaga kayo ng timelapse. At kung nakita nyo naman, ito yung nagawa natin, di ba? Very nice. Unti-unti na nabubuo ang ating base, mga kabarkada. Ito, lalagyan na rin natin ang design yan. Ito palang mga ginawa natin ng farms. Hindi ko na pala tatanggalin yan. Dito sa season na to, mga kabarkada, yun yung gagawin natin ang design. At ito, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, ito ang ating magiging sheep farm. Ito yung sinasabi ko na one side lang siya. Kasi pwede mo sana siya ilagay dito sa may gilid. Kaso hindi siya kasha. At gusto ko ganito lang kalaki yung farm na to or yung building na to. Kasi kapag masyado na malaki, hindi na siya maganda tignan. Mas gusto ko na ganito yung itsura niya, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman, alam na alam nyo na kung paano gumagana itong design na to. Alam ko marami nang gumagawa nitong sheep farm to kasi ito yung pinaka basic at ito yung pinaka madaling gawin, mga kabarkada, pagka nagsisimula ka pa lang sa Minecraft world mo. At kung gusto mong gawin to, mga kabarkada, ang kailangan mo lang ay dispenser, kailangan mo lang na observer, at kailangan mo ng minecart with a hopper, tsaka ng hopper sa ilalim, at dito mapupunta yung mga wool nila. Hindi ko naman kailangan ng malaking farm, mga kabarkada, kasi hindi naman ako magbebenta ng wool. Last season ako nagbenta ng wool, this season hindi ako magbebenta ng wool, mga kabarkada, kasi masyadong hassle, mga kabarkada, kasi kahit ako sa sarili ko kailangan ko ng wool, kaya hindi ako magbebenta. So kung sino man yung magbebenta ng wool sa kanila na yun, hindi ako lalaban. Okay na ako dito sa aking farm na ito. Kasi isa sa mga gagamitan natin ito, mga kabarkada, ay ancient debris mining. Gusto ko mag-mine ng ancient debris. Mali pala, dapat pala ano to, grass din to. Mas gusto ko pala na mas maraming grass. So ang gagawin ko na lang dito, lalagyan ko na lang siguro ng trapdoor to or siguro lalagyan ko ng stairs. Depende kung ano maiisip natin. Pero dito natin ilalagay yung mga sheep, mga kabarkada, dito sa may area na to para dito sila magpaparami ng mga wool, of course, syempre. At syempre, mga kabarkada, galing ako kay Kuya Ray, mga kabarkada. Dahil kung nakita niyo po ang episode ni Kuya Ray, isa sa mga malulupit na nakita ko, mga kabarkada, ay gumawa na siya ng iron golem farm, mga kabarkada, at bumili ko ng 1 block stack of iron. Yun po yung binili ko, mga kabarkada, kasi hindi pa po ako gumagawa ng iron golem farm. Pero meron tayo ditong mini iron golem farm. Pwede ko naman gawin yung farm na malaki na, pero wag mo na ngayon, masyado mabilis, mga kabarkada. At sobrang grabe talaga yung iron golem farm dito. Ang gagawin natin ng iron golem farm, yung ginawa ko sa 1 block sky block. Kung napanood yun, mga kabarkada, yun yung design na ginawa ko sa 1 block sky block, kung saan tinatakot ng mga zombie yung mga villager. Yun din yung ginamit ni Kuya Rai. So yun din yung gagamitin natin. So ang gagawin natin dito, lalagyan ko na lang ng glass to, mga kabarkada. Tapos lalagay ko yung ship dito. So ang mangyayari diyan, kapag na-shear ng dispenser yung ship, kakainin ng ship yung mismong grass na to, tapos mag-aano ulit yung dispenser. Iwo-wool niya ulit yung ship na yun. So kailangan lang natin lagyan ng redstone dito sa may likod. Yan. Ganyan lang, very basic lang yung farm na to, mga kabarkada. Kayang-kaya niyo gawin. Kahit sa bedrock gumagana to, ito yung pinaka-simple na design. So for example, meron ba akong hoe dito? Wala akong hoe dito. Pero kapag nasira to, for example, ni right click ko to, ma-detect yan ng observer na lang dito sa ilalim nito. Mapapower niya tong redstone dust na to, tapos ipapower niya tong dispenser na to, at itong dispenser na to magpapower siya ng shears. So for example, ni right click ko to, ayun, na-detect na redstone, kung nakita niyo naman. Very nice, na-detect na observer, na-detect ng redstone, pinasa niya sa dispenser. Very nice. Lalagyan ko na lang ng ship to. Tapos tatapusin ko tong mga sides na to kasi kinulang ako ng concrete. So yan, kailangan ko na lang tapusin to. So babalik na lang ako sa inyo kapag natapos ko na to. Let's go. So ayan na po, mga kabarkada, tapos na ang ating sheep farm. Joke lang. Hindi pa tapos yung bubong, mga kabarkada, kasi naubusan ako ng gravel. Anong ginagawa mo dito? Muntik mo na akong masabugan. Kung hindi kita nakita doon, umatras na tras ako dito, tapos sumabog ka na diyan. Katulad ng nangyari sa akin sa hard. Huwag kasasabog. Hardcore, ha? Hardcore. So ngayon, mga kabarkada, kung nakikita nyo, may mga sheep na dyan, pero hindi pa sila iba-ibang kulay. Kasi kailangan ko, mga kabarkada, ng wool. Ayan, maraming wool. Kukunin ko na lahat to. Tigisa yan, mga kabarkada. Iibahin ko yung mga kulay nito soon, pero hindi pa ngayon kasi kailangan ko ng maraming wool. Okay na yung white wool, hindi na natin kailangan ng pampakulay. Kasi nga, mga kabarkada, isa sa mga gagawin natin this episode ay kung nakikita nyo yung pickaxe ko. Asan yung pickaxe ko? So kung nilagay yun? Wait lang. Alam ko dito kung nilagay yun. Okay, andito yung pickaxe ko, si Emerald Denator, kung nakikita nyo naman. Kasi nag-mining ako, mga kabarkada, kung nakikita nyo. Meron tayong 27 diamond ore. Actually, mine na natin
niyan at marami na rin tayo dito mga resources. Isa sa mga kailangan ko talaga redstone ore at nagmining na lang ako mga kabarkada at natsempuhan pa na nakakuha tayo ng 27 diamond ore mga kabarkada. 'Di ba very nice? Kailangan ko din tong diamond na tong kabarkada para sa casino kasi sa casino natin kailangan natin ng maraming stock ng diamond kasi panigurado maraming maglalaro noon at kapag naglaro sila pangit naman kapag naubos yung laman noon, no? So tingnan natin kung ilan na nakuha natin dito. Uy, ba't hindi ko nakuha to? Ano nangyari? Okay, one stock. Uy, munti ka na umabot ng one stock. Sayang naman yun, mga sir. Pero okay na rin yan, at least, diba? Nababawasan na rin kasi ako ng diamonds, mga kabarkada. Kasi bili ako ng bili sa mga kadakrap members ng mga gravel, ng buhangin, ng iron. Kailangan na kailangan ko kasi talaga. At syempre, kailangan natin bawiin yung mga diamonds na yun. At yung kasa DM kas natin, mga kabarkada, ang babawi dun. At syempre, kailangan natin mag-mine, of course, ng ancient debris. Baka kailanganin ng mga kadakrap members. Pwede rin natin yun ibenta. 30 diamonds! Diba? Okay, meron na tayong at least siguro 9 stacks na ba to? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At least 9 stacks. So, diba? Pwede na yan. So, kailangan naman natin ngayon ng kahoy para makagawa tayo ng maraming bed. Pero bakit naman ganun? Bakit parang umiinit mga kabarkada ang panahon? Sino to? Si MC? Ba't nandito si MC sa naka-AFK? Aba, tamang AFK lang tong tao na to, ha? Tamang AFK ka lang dyan, ha? Wait lang. AFK pa more. Sana wala kang suot na earphones para hindi mo ako naririnig, please. Para hindi niya ako naririnig. Tapos, lagyan natin ng ano to. Sige, go. Let's go, MC. Let's go. Ay, gising na siya. Gising na. Bilis mo! Tago! Bilis mo! Nagising na! Ayun siya, Stasia. Oh, pero bakit na ba ang init ng panahon ngayon mga kabarkada? O sa akin lang yun. Naiinitan ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi paparating na ang summer, kaya ba mainit? Ayun si MC, bababa yan. Bababa. Nakita ko. So pupunta na tayo ngayon mga kabarkada pababa kasi mamumuha tayo ng ancient debris. Pupuntahan na lang natin yung lugar na pinuntahan ko. Actually ito ata yun. Okay, ito ata yun. Oo. Kasi kung nakikita niyo yung pickaxe ko mga kabarkada, netherite na yan syempre. Pero kailangan pa rin natin ng netherite mga kabarkada para sa armor. At syempre para may maibenta tayo of course. Masarap ibenta ang netherite lalo na kapag marami na kailangan pang pickaxe, pang axe, pang sword. Maganda kasi mga kabarkada 'to, nakakabuti ng durability. So dito na lang siguro tayo gumawa. At pala nagdala ako ng torch. Oh my goodness, iniwanan ko pa yung okay, sige. Ayan. Torch, oh, diba? Very nice. May torch na tayo. Sige, yan na lang yung torch ko. So, try natin ngayon gumawa ng pwesto. Pwede naman siguro ako mag-mining dito. Ano? Pwede yan. Okay, lalagay natin dito yung mga... Dali na lang natin yan. So, sisimulan na natin to. Siguro simulan natin pa ganito para hindi tayo mahirapan. Wala akong shield! Mamatay ba ako? Uy, ba't sumindi? Huwag naman ganyan. Lagyan natin ng block sa harapan. Tapos, ra-right click ko. Mamatay ba ako dito? Okay, hindi ako namatay. Medyo kabado. Kailangan ko rin mga kabarkada ng quartz. So, ang gagawin natin dito, magmamining tayo ng ancient debris at the same time, magmamining tayo ng quartz. Ganun tayo kalupit. So, mag-ano na muna ako dito. Magka-craft muna tayo ng maraming bed para sure. Asan na yung crafting table kanina? Kasi crafting table na ginamit ko kanina. What? Okay, craft natin yung bed na pwede natin. Oh my goodness, nalag... Oh, no. Huwag kang ganyan, Kuya Will. Huwag naman ganyan. Okay, iwan natin yung iba pang mga ano dito. Yung ibang mga, tawag dito? Mga wool para hindi natin dala-dala lahat, of course. Okay. So, dalhin ko na rin siguro tong crafting table para makakapag-craft tayo in case na kailanganin pa natin ng maraming bed. Okay? Hindi ko na kailangan ng shield. Ano shield? Wala na shield dito. Rektahan na to. Wala na shield. Okay? Lagay mo yan dyan. Huwag sa harapan ko. Mamatay ako. Huwag naman. Huwag ganyan. Okay, layo pa natin. Pwede siguro ilayo pa. Boom! Okay. Good. Kaya pa. Okay. Mamahin ko na rin yung mga quartz, of course. Syempre, kailangan ko yan. Kailangan natin ng quartz, of course. Ang hirap na dito sa sa Java. Hindi na pwede mag-place ng block sa harapan. Akala ko may nakita ko ancient debris na pahintutuloy ako. Tagay, lagay natin tong block. Lagay natin yan dito. Kunin natin yung ating reserva sa inventory. Right click. Ooh! Okay, bigyan mo ko ancient debris. Walang ancient debris. Okay. Delikado malaglag sa lava. Hindi ko nauunin yung mga gold na yan. Hindi ko naman na masyadong kailangan. Actually, kailangan ko ng gravel. Kukunin ko ba yung mga gravel na to? Kasi baka may lava sa ibabaw yan eh. Delikado. Delicates eh. Kapag kinuha mo eh. Delicates mga sir. So siguro, try ko muna mag-mining. Nasa 16 ako. Okay, goods yan. So mag-mining muna ako dito. Tapos balik na lang tayo para medyo marami tayong dadaanan. Marami tayong malalakaran of course. Ano mangyari pag hindi ako naglagay ng block sa harapan ko? Masakit ba? Oh, ang sakit! Oh! 3 hearts na lang yung natira sa akin. What the heck? Okay, kailangan natin maglagay ng block sa harapan. Okay. Wala na tayong shield. Okay, block na lang yung ilalagay natin. Mas mainam yun. Baka sumabog pa tayo dito. Oh my goodness.
Okay, maglalagay tayo ng bed dyan, maglalagay tayo ng block sa harapan para hindi tayo sumabog. Alright, diba? Very efficient, very nice. Hindi ko na rin masyadong kukunin yung block stone, of course. Kasi hindi ko naman masyadong gagamitin yung pan-design. Kasi ang pan-design natin for this season ay quartz. But nag-iiba na naman yung webcam ko. Lagi na lang nag-iiba yung webcam ko. Hindi ko alam kung bakit. Mamaya, maaayos na naman yan. Naayusin ko yan mamaya. Gagawin ko yung mga medyo madilim-dilim. Kasi nakikita yung tunay kong kulay. Dapat black and white lang yan. Nakikita ang aking tunay na kutis. Oh my goodness. Okay, lagay tayong bed dyan. Lagay tayo ng block sa harapan, of course, para hindi tayo sumabog. Oh my goodness, malalaglag pa nga ako sa lava. Ayun! Nice! Very nice! Gusto ko yan! Gusto ko yan, nakikita ko na yan. Ngayon ko lang napansin, yung parang gilid-gilid niya, parang netherite scrap na parang tinexture na lang siya. At least meron na tayong ancient debris. Very nice, very nice. At syempre, kapag nakakita ka ng ancient debris, uhukay mo rin yung paligid niya. Kasi baka may mga kapatid pa siya nakadikit sa kanya. Kailangan mo malaman yun, of course. Para mas marami tayong mamine. Okay, 3 ancient debris down. Okay, right click. Oh my goodness, kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako sa mga nagagawa ko dito eh. Okay, okay, sige. Mining lang na mining lang na mining. Kaboom! Oh my goodness. Nakaka-nervous to ano na to, yung bed na to, baka mamaya-maya bigla na lang ako sumabog dito. Dapat pala gumawa na ako ng respawn anchor eh, para malapit na lang yung pagtatakbuhan ko eh, kaysa pupunta pa ako sa base ko eh, no? At least, di ba meron na tayo respawn anchor, pero wala pa tayong pan-trade mga kabarkada. Right click, right, oh my goodness, na-excite ako lalo kapag ganun yung mga experiences ko. Yung alam mo mawawala lahat ng gamit sa'yo. Oh my goodness, kaya lang, kakuhay muna natin ito. Hukay lang ng hukay. Oh my goodness, may gravel. Huwag kang magiging lava, huwag kang magiging lava. Kailangan ko din actually ng gravel. Imahin ko na nga rin siguro ito. Kasi hindi, masyado maubusan ako ng inventory space eh. Ito yung problema pag wala pa kami shulker box eh. At hindi pa namin minamadali. Ito nga yung thrill mga kabarkada. Huwag tayo magmamadali. Yun yung maganda ngayon sa Kadacraft. Hindi kami nagmamadali lahat. Para ma-enjoy namin bawat segundo. Sabog. Okay, walang ancient debris. Wala rin quartz. Okay, wala. Lagay ka ng bed. Right click the bed. All right. Uyun, ancient debris. Very nice. Yan yung mga boom. Yan ang gusto ko nakikita sa aking mga mata. Ancient debris. Give me that. Nalaglag ba yung ancient debris? Nakuha ko ba yun? Parang hindi ko nakuha. Nakuha ko ata. 5 na. Okay, 5 na. Okay. Kailangan na. Oh my god. Aray. Masakit. Takpan yan. Ilapag mo. I-right click mo. Aray. Masakit yan. Huwag naman ganun. Nasusunog ako. Wala bang texture pack para bumaba yung apoy na to? Masyado nakaharang sa pagbumuka. Masyado siya nakaharang eh. Pabibo yung ano eh, yung apoy. Nakaharang sa screen. Ancient debris. Wala. Ancient debris. Uy, may quartz. Okay na ako dyan. Pwede na rin yan. Sige, gigyan mo quartz. Boom! Ayun, ancient debris. Yan ang gusto ko nakikita sa aking mga mata. Bigyan mo ako nyan, kaibigan. Akin na itong ancient debris. Kulay brown. Another one. Okay. Walang ancient debris. Huwag mangarap. Slide the miner. Hindi lagi Pasko. Paminsan-minsan lang ang Pasko. Huwag abusuhin ang Pasko. Ancient debris. Oh my goodness. Ayan ang ayoko maan. Okay, liko na tayo. Liko na po. Bawal na dyan. Ayoko na pumunta dyan. Liko na po tayo dito. Dito na po. Uy. Hello. Uy, ba't bumalik yun? Anong nangyari dun? Ba't bumalik yun? Naglalag ba ako? Ha? Globe? Ano naman problema mo, globe? Diba? Very nice. Nakakuha na kagad tayo ng maramihang ancient debris. Lagay tayo ng block para hindi tayo sumabog. Boom! Meron pa ba tayo dyan? Uy, meron pa pala dun. May katabi pala siya dun. May kapatid. Sa paligid-ligid. Very nice. Okay, you place the block. Okay, and then we get panis. Oh my goodness, liliko na naman po kami. Oh my goodness, lava ocean na ata to. Nasaan na ba tayo? Crimson Forest. Naku, Crimson Forest. Maraming lava ocean dito. Delicates, man. Delicates. So siguro dito na lang tayo mga kabarkada. Liliko na ulit tayo. Tamang liko lang. Or siguro dito tayo sa hindi, lava ano na rin to eh. Lava ocean na rin siguro to eh. Sige, try natin. Subukan natin. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Diba? Tama yun, tama. Ayoko na. Namatay ako sa nether. Ayoko na. Lahat ng gamit ko nalaglag. Naka-diamond ako nung wala na. Nalaglag ako sa lava mga kabarkada. Kaya panigurado sunog na lahat ng gamit ko. At the same time, ang natira na lang siguro doon yung ancient debris. Tsaka yung mismong pickaxe. Pero malayo na yun. Hindi ko na mapupuntahan yun. Nasaan yung ano ko, ender chest ko? Naku, nasa shopping district pa. Oh my goodness, nalaglag na naman po ako sa lava.
bakit ba tuwing maglalaro ako ng Minecraft or maglalaro ako ng kahit anong minigames, ang kalaban ko ay kapag nalalaglag ako, lagi akong nalalaglag. Pero kapag may player akong kalaban, kaya kong patayin. Pero kapag dating sa mga talunan-talunan na yan, bakit ako lagi nalalaglag? Asaan na? Bakit nawala na ang pagka-parkour master ko? So actually, meron ako dun mga 15 ata yung nakuha akong ancient debris na hindi ko nailagay sa aking ender chest. Yung iba na ilagay ko sa ender chest, actually, ilan lang ba yung nailagay ko sa ender chest? 12. Pwede na akong gumawa ng, tama ba? 4 o 3. Ilan ba netherite scrap ang kailangan para sa isang, ano? Hindi ko kabisado, ano ba naman yan? Netherite, kailangan niya ng 4. So makakagawa ko ng 3 netherite scrap. So makakagawa ko ng isang pickaxe, chestplate, tsaka, basta yun. So kailangan ko gumawa ng panibagong armor, kailangan ko gumawa ng panibagong silk touch na pickaxe dahil hindi ko na makukuha yun kasi panigurado nag-despawn na yon. At syempre, kailangan ko ng armor. Wala na akong armor. Tingnan niyo yung Master Jiraiya niyo, walang suot na armor. Ano ba 'yan? So yun ang mga barkada, kung nakikita nyo na ang Casa de Emcas ay pwede na magbukas-bukas mga kabarkada. Siyempre anong araw ko pa ngayon? 26 ngayon yung mga kabarkada ng January. Magbubukas po ito ng January 27. So marami na pupunta dito, nakalagay na dyan, oh. Magbubukas sa January 27, which is bukas or mamaya actually. Kasi 11 na po ng gabi mga kabarkada at patapos na rin po tayo. At kung nakikita nyo naman, medyo nabawi ko na yung armor ko mga kabarkada. Mga ano to, 2 hours na paghahanap ng mga kung ano-ano. At yung axe ko mga kabarkada, gumawa pa ako ng isang axe. Ito, gumawa pa ako ng ganyan. Hindi naman pala nawala tong kunay ko. Andiyan pa rin pala. At syempre meron tayong carrot at it. Meron tayong samihada. Wala pang silk touch nyo. Kung hindi nyo alam yung samihada, yun yung spada sa Naruto. ni Kisame. Kisame ba yun o Kisame? Basta yun, Kisame. Pero yun yung mga kabarkada, tapos na to. At siguro nagtataka kayo, Kuya Slive, asan yung mga coins? Kala ko ba Coinbase yung Casa de Emcas? Bakit diamonds na lang yung gagamitin? Kasi mga kabarkada, hindi mo pwedeng i-filter yung coins mga kabarkada or yung sunflower kasi magagaya nila yung code. At wala rin naman dito yung jumbled letters na nagaganyang ganyan. Wala na yun, hindi na gumagana dito yung mga kabarkada. Kailangan mo na ng mod para mapagana yun. Kaya hindi natin makakagawa ng coins dito. At mas maganda mga kabarkada na diamonds na lang. So kapag naglaglag sila dito mga kabarkada, magkakaroon ka ng diamonds dito kapag nanalo ka, nahulaan mo yung tamang kulay. At dito naman sa kabila mga kabarkada, kapag nakatatlong gold ka, kung nakikita nyo, nanalo ko dyan ng ilang beses actually. Iniisip ko nga baka malugi ako dito sa slot machine na to kasi simula nung inayos ko siya mga kabarkada, sobrang dami ng beses na nanalo ako. Pero hindi ko alam, malalaman natin, baka maubos yung pera natin dito, pero sana hindi naman po maubos. Pero yun, lilinisin ko na lang to, tatanggalin ko tong mga chests na to, tatanggalin ko tong mga valuable items ko dyan, iuwi ko na siya. Actually kailangan ko pa ng isa pang level kasi para makakuha ko ng silk touch kailangan ko ng level 7. Hindi ko makukuha yung ender chest ko nang walang silk touch. Pero siguro mga kabarkada, dito ko natatapusin itong episode na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Mag-subscribe ka na kung bago ka lang dito. At magkita-kita tayo sa susunod na Kadacraft episode. Pero yun lang para sa araw to. Tanggas muli. Good bye. Bye-bye. Check mo na yung Roblox channel ko. Di bago ako upload, Shinobi Life.